ang hand, foot, and mouth disease ay mga sakit na pwede kayong mahawa. Nakakahawa ito ng milyon-milyong mga bata, ganun din ang adults. Merong rash o tinatawag na paltos, ibig sabihin may tubig sa loob, at tumatagal ng 2 linggo. Kusa naman itong nawawala, kaya tinatawag natin itong self-limiting. Pero, pwede rin naman kayong mahawa ng maraming beses, ang inyong mga anak mahawa ng maraming beses. So, gamutan, sasabihin natin later, gamot sa lagnat, paracetamol, hugas kamay, at iwas magkaroon ng hand, foot, and mouth disease. So, ito po ang mga sagot sa inyong katanungan. Kasi, usually, nagkakaroon ng outbreak sa iba't ibang lugar. Like a few months ago, dun sa may Ilocos, nagkaroon. So, ang nangyayari, epidemic or outbreak sa isang lugar. So, ito ang mga common tanong. Saan ba ang rashes ng hand, foot, and mouth disease? Eh, dahil nga siya tinawag na hand, foot, and mouth disease. Ibig sabihin, yung rashes niya o yung paltos, kasi may tubig sa loob, nandun sa paligid ng inyong bibig. Pwede din dun sa dila ng bata. Tapos hand, kaya nga sinabi, nandun sa palad ng bata. Foot, kasi nandun sa paa o nasa 2 feet ng bata. At mapapansin nyo, dun sa kanyang kuitan, meron din mga paltos. So doon natatagpuan yung mga rashes ng hand, foot, and mouth disease. Sino ba ang pwedeng mahawa? Pero meron pang ibang sintomas na kasama yan. Masakit ang tiyan. Masakit yung mga muscle ng bata. Nagkaka-sore throat din. So hindi sila makakain. Walang ganang kumain. Sasabihin din nila, masakit ang ulo ng bata. So yung bata, kung hindi man to nagsasalita, mapapansin nyo, wala nang ganang kumain. Laging nilalagnat, matamlay. Alam nyo na may sakit. Sino ba ang nagkakaroon ng hand, foot, and mouth disease? Usually, less than 10 years old. So, yung mga maliliit na bata, infants, toddlers, pero pwede ding mahawa ang mga teenagers, adolescents, at saka tayong mga malalaki na. Kung mahawa ba ang buntis, masama sa kanila? Actually, pag mahawa ang isang nanay na nagdadarang tao, wala namang epekto dun sa kanyang anak. So, common, 10 years old o pababa, infection, ang tawag dun sa virus na nagkakos nito ay Coxsackie virus. Merong, kasi ngayon, minsan may letter at number na. So, Coxsackie A16, enterovirus. So, ito, ibig sabihin, dahil nakain o kaya pagdumi ng bata. So, nahawa ka na pero hindi pa agad lalabas yung sintomas. So, meron kang incubation period, usually mga 3 to 5 days na nandun na pala sa katawan mo. Pero, mapapansin mo, meron ng fever, 2 to 4 days yung fever, masakit ang katawan, tapos parang laging pagod na pagod at wala nga siyang ganang kumain. So, unang mga araw nung sakit, kahit wala pa yung mga blisters, so pwedeng tumagal din ang paltos ng hanggang 10 araw, hanggang 2 weeks, pwede na kayo makahawa. Iba po ang hand, foot, and mouth disease. Sa foot and mouth disease ng mga baka, kambing, o baboy. So, sa hayop lamang yung foot and mouth disease. So, magkaiba po yun, ha? Ang sa tao, HFMD. So, paano nahahawa ang mga bata? So, ito, airborne droplets. So, pag-ubo o pagbahing, pagdumi. Kaya nga sasabihin natin, maghugas ng kamay pagkatapos magpalit ang diapers ng mga bata o pagdumi ng bata. At huwag pong hahawak palagi sa bibig, dun sa mata, sa ilong. Kasi may sipon din po sila, tsaka runny nose. So talagang sinisipon talaga sila. Pag humawak dun sa blisters, tapos humalik kayo, yumakap, yung mga hinawakan, pwede din mahawa mula doon sa kutsara, tinidor, plato, tuwalya, damit ng isang bata. So, kailangan lalabahan yon. Yung mga laruan, yung mga pinto, doorknobs, pagkatapos humawak, halimbawa naghawak sa muka, tapos humawak doon sa mga ibabaw na yon, pwede hong makahawa yon. So, ganito nangyayari. Yung virus,
na ikakalat sa pamamagitan ng laway, ng sipon, tsaka yung physical contact. So, sabi ko nga, nagyakapan, o kaya naghalikan. Di ba yung mga bata sa preschool, ganun eh. Lagi sila nag-embrace. So, 3 to 7 days, magkakaroon na ng mga sintomas. Kaya lang, nakahawa na rin ang iba. So, lagnat, masakit ulo, sore throat, walang gana kumain, pagod, masakit ang katawan. 2 to 4 days later, mapapansin nyo na nagkaroon na ng paltos o rashes. Pero in 1 to 2 weeks, maggagaling na po o mag-heal na yung inyong mga blisters. So, yun na nga. Ganoon. Kaya nga sa mga playgrounds, sa mga preschool, tsaka ngayon uso yung mga laruan ng bata. Yung maraming mga bola-bola, doon nila nakukuha yun. Kakalaro nila together. So, doon nagkakahawan. So, dapat talaga dinidisinfect, sinasabon ang mga laruan ng bata. So, nakita natin, ganun nga yung sintomas. Ano ang gamutan? Kapag nilalagnat, bigyan ng paracetamol. Kapag wala nang ganang kumain na dehydrate, pwede nyo pong bigyan ng Oresol, ORS, Oral Rehydrating Solution. Tsaka bigyan nyo ng mga liquid, sopas, kasi mahirap nga silang lumunok at kumain kasi merong mga paltos or blisters dun sa kanilang dila at tsaka dun sa kanilang mouth. Yung talagang gamot, yung antiviral para dyan, wala pa po. Wala pa rin bakuna para sa hand, foot, and mouth disease. So, wala talagang specific na treatment. Pero ang gusto natin, prevention. Paano tayo hindi makakahawa ng iba? So, talaga hugas ng kamay. Lalo na kapag dumumi o nagpalit ng diapers yung mga nanay. Pag umuubo, may sipon, syempre, sana nakamask tayo. Yung mga gamit, pagkain, at saka yung sinuot, labahan mabuti, itabi, huwag mo nang ipagamit sa ibang bata. Sasabunin yung mga hinahawakan, toys, yung mga high chairs, yung mga natatalsikan ng mga laway ng mga bata. At syempre, huwag muna silang papapasukin sa school kasi maraming bata na pwede silang mahawa. So, layo-layo muna sa mga ibang bata. Tapos, huwag touch ng muka. Tapos, kaya lang ang problem dito, yung mga bata, hindi natin mapigilan. Pero tayong malalaki, pwede nating pigilan. So, outbreak ang nangyayari sa mga eskwelahan at saka sa mga palaruan. So, kung pwede, huwag mo nang papasukin yung bata. Tapos, turuan sila talaga paano mag-mask, paano maghugas ng kamay. Yun, kailangan yan. Siyempre, tayong mga matatanda, tayong magtuturo dun sa bata. Symptomatic treatment, tapos sasabihin din natin dun sa school physician para baka pwede muna yung pagtuturo sa bata. Kung talagang marami ng bata na nagkaroon ng HFMD, doon na muna tayo sa computer magtuturo. So, hindi muna face-to-face. Ngayon, nalilito ang mga nanay kung hand, foot, and mouth disease nga ba yan or nagkaroon ng bulutong tubig, yung tinatawag natin chicken pox. So, ang nangyayari dito sa chicken pox, magkakaroon muna ng pula-pula dun sa, pwedeng magsimula dun sa mukha, pupunta sa dibdib, at saka dadami papunta hanggang dun sa paa at kamay. So, ang virus naman niya, iba naman po dun sa isa, Coxsackie, dito sa chicken pox o bulutong tubig, tinatawag nating varicella zoster virus. Pababa yung pagkalat nung ating rashes. So, makikita nyo minsan, red spot pa lang muna. Oo. So, pag chicken pox, red spot muna. So, mapula muna. Napakakatin itong red spot na to. Tapos, magkakaroon na siya ng tubig. Kaya nga siya tinawag na bulutong tubig. So, blisters. At pagpagaling na siya, maglalangib na siya. Or hard crust ang tawag dyan. So, may mga stages. Meron bang lagnat? Yes, may lagnat. Para bang may flu? Minsan, hindi naman masakit yung katawan niya. Anong klaseng rash? Sabi ko nga, merong tubig sa loob na napakakati. Napapagod ba sila o parang mahina? Oo,
Tapos, paano ba ito kumakalat? Airborne din. At saka, pag nahawakan yung mga rash, tapos naikapit sa ibang tao. Walang ganang kumain. Ganun din. Pwedeng mag-ubo. So, yun yung madalas inuubo din sila. Yun yung pagkakaiba ng chickenpox. So, varicella, very contagious, talagang nakakahawa. Tapos, mas malakas itong makahawa dun sa mga taong hindi pa nagkakaroon ng bulutong tubig or chickenpox. Varicella zoster nga, mga bata nagkakahawahan din ito. Pero usually, mas malakas naman sila, gumagaling agad. So, mild lang ika nga. Yung mga mas matatanda pa nga, ang mas matindi ang pagkakaroon nila ng bulutong tubig. Sana lang po, wag mahawa yung mga pregnant women o yung mga nanay na nagdadalang tao. Kasi kapag sila ay nagkaroon ng bulutong tubig habang buntis, may epekto dun sa bata sa sinapupunan. So, ayaw natin mangyari yon. Ano ba ang gamutan? Dapat paggamot natin sa doktor kasi merong mga creams. Pag adults, binibigyan sila ng mga antiviral katulad ng mga acyclovir. Pero dun sa mga bata, hindi na ho sila binibigyan ng acyclovir kung okay naman sila. So more sa adults. Yung rashes, merong cream, acyclovir cream para doon. Ang maganda, ito, merong bakuna. So habang wala pang chickenpox yung mga anak nyo, dapat mabigyan na sila ng bakuna. Bibigyan ba ng antibiotics? Usually, bihira naman nag-antibiotics kung hindi naman nagkaroon ng impeksyon yung mga sugat. Kaya nga sasabihin natin, putulan ng kuko or kailangan maikli lang ang kuko kasi napakakatinyan para maiwasan yung kamot ng kamot. Pwedeng maglagay ng calamine lotion kapag ubod ng kate. Yung mainit-init na tubig, pwede po nating lagyan ng oatmeal or kaya sodium bicarbonate, yung baking soda, tapos saka ipapaligo. Ganon din, minsan hirap din silang kumain, so dapat malalambot o sopas ang ipapakain sa kanila. Huwag na huwag nyo hong, sa mga nanay, huwag na huwag hong bibigyan ng aspirin ng inyong mga anak kapag may lagnat, lalo na kung hindi nyo alam ang kanilang sakit. Huwag pong magbibigay ng aspirin. Paracetamol na lang ang ibigay dun sa inyong mga anak. Tapos, pag nga makate, minsan binibigyan ng doktor, pangtanggal ng kate. Yung mga antihistamine na tinatawag anti-allergy. Pero importante, maikli yung kanilang mga kuko para hindi kutkot ng kutkot dun sa kanilang mga blisters. Anong gamutan sa hand, foot, mouth, and chicken pox? Paracetamol, ano pa? Home remedy? Oo, pag dehydrated, bigyan ng sopas at ORS kasi mas hirap silang lumunok. Dun sa hand, foot, and mouth disease, wala pa pong antiviral. Pero dun sa chicken pox o bulutong tubig, meron pong antiviral para sa matatanda. Wala pa pong bakuna para sa mga bata ang hand, foot, and mouth disease. Pero habang wala pa hong chicken pox o bulutong tubig ang inyong mga anak, pabigyan na ho ng bakuna. Kailan papakita sa doktor? Siyempre pag may rashes na, kasi maraming differential diagnosis. Ibig sabihin mga iba't ibang sakit na may rashes. So kung hindi kayo sigurado kung hand, foot, and mouth disease, bulutong tubig, measles, yung sakit ng inyong anak, or just ordinary allergy, mas mainam itanong sa doktor. Maraming salamat po.